Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa ating channel, Gabs Romano, upang magbahagi na naman ng panibagong kaalaman. Ito ay tungkol sa aking ginawang bahay 10 years ago sa aking kaklase, that is my college buddies, na nagkaroon ako ng beam or tinatawag ko na cross beam na may haba na 6 meters and 5 meters. So, ano yung ginawa kong detail? This is my methods how to interpret plans or the details. Yung beam, kung ito ay mayroong haba na 6 meters, so probably kailangan siya ng lapping. So, magkakaroon siya ng lapping. Saan ko inilagay yung lapping para maging safe naman siya na papasok doon sa tamang requirements. Now, pag-usapan muna natin yung isa sa mga common details. Let's say meron akong at support. At midspan. Halimbawa, meron ako dito na at midspan. Meron akong dalawang 16 mm. And then, dito naman ay meron akong dalawang 12 mm diameter at midspan. Pagdating sa support, nabaliktad siya. Mapapansin niyo na magkaiba yung nasa itaas at nasa ibaba na size. Let's say this one is 12 mm diameter at yung isa is 16 mm diameter. Magde-decide tayo kung meron tayong, let's say, 3 meters na beam and we have the L over 4 here at L over 4 yung banda rito, kung ito yung inflection point. Kung susundin natin itong at midspan, yung isang side natin na to, yung 16 mm ay nandito. So, this is 16 mm. Tapos, yung nasa ibabaw niya is 12 mm. Okay. Pagdating sa support, mag-uumpisa doon sa inflection point. So, L over 4. Ito ang mangyayari dyan. Ito yung magiging 16 mm. Ito yung magiging 12 mm. Ganon din sa kabila. Maaaring mangyari o mahirap gawin ganito yung pinaka-detail pagdating sa actual. Dito sa plano or sa design, nandito siya 12 and 16. Dahil nga continuous yung main bars, kailangan kunin natin yung mas malaking diameter. So, ang ibig sabihin, mababawasan o mababago yung 12 mm diameter, magiging 16 na rin yan pagdating sa actual. So, mangyayari dyan, kasi pagka nagkaroon tayo ng lapping dito, as well as dito maging lapping, so, yung lapping natin is magkakatapat-tapat, and at the same time, hindi dyan talaga yung tamang location ng lapping, ng reinforcement ng beam. In this na 12 mm diameter ito, sa pagdating sa actual, magiging 16 mm na siya. Pagdating naman sa size. Halimbawa, yung length ng beams. Ito. Halimbawa, meron siyang length na 2.75 meters. Tapos, sumunod, meron siyang 3.5 meters. And then lastly, meron siyang 4.5 meters. Pwede nating sabihin na yung depth ng beam natin dito sa 2.75 is equals to 10 inches. So, pagdating naman dito, pwedeng sabihin natin yung depth dito is equals to 12 inches. Approximately equals to 12 inches. Pagdating naman dito, pwede nating sabihin yung depth ng beam na to is equals to
15 inches. Pero pagdating sa actual, kailangan nakikita or based doon sa mga architects, kailangan pantay-pantay yan. Sa tingin, halimbawa, naka-usli yan ng 2 inches sa labas, so kailangan pare-pareho siya ng depth. So kung magkakapare-pareho ng depth yan, imbes na 10 inches, ito, magiging 15 na rin ito. 15, para pare-pareho yung depth. Isang diretso yan. So, kailangan pagdating sa actual, expected standards, kailangan mag-adjust tayo kung ano man yung nandito. And don't forget to seek the advice of instructional engineers kung sakaling may babaguhin kayo. Kasi sila pa rin yung masusunod kung papayag sila o hindi papayag sa actual na scenario kung ano man yung pwedeng baguhin. Ang detail na to is about a cross beam. 5 meters by 6 meters na beam. Halimbawa, mayroon akong beam. Ito yung column. Yung length niyan is 6 meters. Ito naman is, diretso na to, is 5 meters. So, this one is, sabihin, banda rito is the kitchen, and this one is dining, and then meron siyang iba pang parts ng isang bahay. It's 6 meters length. Ang detail na ginamit dito at support that is 200 mm by 400 mm. 5 yung 16 mm diameter. Dito sa bandang itaas, 3. Yung detail ng reinforcement or ng beams, alamin natin kung ano talaga yung eksakto na design na nababagay sa ating bahay. For example, meron tayong ano rito, beam. Of course, halimbawa, meron tayong poste rito. So, ang lahat ng beams na yan, kahit na magkasing haba, let's say wala ng poste dito, kahit ito ay magkasing haba, magkaiba yung dinadalang load ng dalawang beam na to. So, hindi lahat ng bahay ay pare-pareho. Maaaring pagdating dito, kung 6 meters, pagdating sa 5 meters, pwede nating sabihin na tanggalin na natin ito at saka ito. Or ito lang para tanggalin natin. Pagdating sa 4.5 meters, tanggalin natin yan. Pagdating sa 3.5 meters, tanggalin natin yan. Pagdating sa 3 meters or 2.75, so yan na lang. So, kung mag-DIY kayo, so make sure na maganda pa rin kayo ng mga ibang details na naangkot sa inyong bahay based doon sa mga pinapresent ng mga content creator na details. So, dito sa cross beam natin na to, so nandito lang ako sa 6 meter length beam. So, based on this drawing, so nanditong banda, so kung ito ay 6 meters length, mag-special order ka pa kung more than 6 meters yung kailangan mo. Pero meron naman tayong lapping length. Dito sa L over 4 natin dito, at saka yung L over 4 natin dito, base dito, yung front bar natin ay itong dalawa na to. Kasi continuous yung 6. Tingnan mo sa ilalim, 3. Tingnan mo sa ibabaw, 3. So, tuloy-tuloy itong 3. So, yung front bar natin is 2 lang. So, kunin natin yung front bar. Say, sabihin natin na continuous to. No? So, yung front bar natin dito ay ito yun. Kabila, ito naman yan. Okay, ito
Salamat sa ilalim. Ito siya. Okay. So, nasaan ngayon yung dugtong? Dito sa ano, pagdating dito, wala tayong problema rito sa gitna. Dahil pagdating sa gitna, dito sa... So, I'm sorry, this is at mid-span. Mid-span. At support, babaliktarin lang natin yan. Ito yung at support. Ang kailangan natin na hanapin, kailangan yung lapping nito at least alternate. So, i-alternate natin. So, kung dito, pwede tayo sa ibabaw. Kung diretso to, pwede tayo dito. Bago mag-L. O halimbawa, yung isa naman is dito naman saka doon. Nagkaroon na tayo ng video about the Latin leg as well as dito sa crop bar. So, check nyo nila kung saan pwedeng ilap sa bandang ibabaw. Dito naman sa baba, kung yun dati, dahil nga halimbawa kung 3 meters lang yan, kadalasan kung 3 meters yung distance ng poste, halimbawa yung 3 meters, so, yung ilalim, yung lapping length, kalagay na rito sa poste mismo. Pero pagdating dito, dahil mahaba siya, 6 meters, so, ang lapping length sa bandang ibabaw, pwede nating sabihin na if this is 2D, at ito yung L over 3, so, dito yung pwede tayong maglapping. So, ibig sabihin, dito siya. From 2D hanggang dito. Sa ilalim. Ito siya. Okay, 50D. Ganun din sa kabila, pwede rin dito. If this is 2D, tapos ito is L over 3. So, ito yung pwede natin gawin dito. Yung stirrups, balik tayo sa una is 5 centimeter hanggang sa L over 4 is 5 centimeter, isa lang itong 5 centimeter, and then papunta sa L over 4 is 10 centimeter, ganoon din sa kabila. Dito sa malapit dito sa bib natin na to, naglalagay ako dito, nagsisinsin ako, sinisinsinan ko dito. Halimbawa, mayroon akong distance dito natira, let's say 2-3 meters para madaling i-divide. So, kasi mula rito yan eh. So, kung gagawin kong L over 4, meaning in distance na to is L over 4, that is 3 over 4, that is 0.75. Mula rito, 0.75. Ganon din sa kabila, 0.75. Sinisinsin ko rito yung stirrups ng nasa 10 centimeter. And then the rest is pwedeng 150. So, yung detail na to is based on my previous projects. And I hope na kahit pa paano, nabigyan kayo ng guide kung paano ang gagawin nyo in case na meron kayong 6 meter length na beam. So, hanggang dito na lang ang ating video. At sana kahit na papaano ay nakadagdag sa inyo kung paano yung mga methods pagdating sa construction. I hope that you like this video and sana paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell. Maraming salamat po.